Welcome back dito sa channel natin. Nagbibigay tayo ng latest update sa ongoing na Mall of Asia expansion project pati ng reclamation na ginagawa dito sa Manila Bay. Ito na yung mga bagong residential condominiums dito sa Mall of Asia complex. Sa nakalipas na mga taon, marami na mga residential condominium ang naitayo dito. Kaya naman halos mapuno na ang Mall of Asia complex at wala ng space. Natatayuan pa ng mga bagong buildings. Kaya naman nagsimula na ang expansion at reclamation project para lawakan at i-extend pa ang area ng Mall of Asia. Dito pala sa gilid ng MOA complex, makikita natin ang Senate building. Malapit na rin umalis dyan ang Senate at lilipat na sa bago nilang building sa May Taguig kapag natapos na yon. Bukod pa sa mga residential condominium, may mga hotel na rin dito sa Mall of Asia complex. Katulad nitong Trip by Wyndham. Doon naman sa kabilang side ang Conrad Hotel, Microtel, at ang malapit ng magbukas na Lanson Place. Andito na tayo sa Manila Bay. Ito na ang progress sa ginagawang Pasay Harbor Reclamation Project. Nagpatuloy na nga ang pagtatambak ng lupa at buhangin dito sa Pasay Harbor City mula nung pinayagan sila ng DNR pagkatapos ng suspension na ginawa sa lahat ng mga reclamation projects. Dalawa lang yung pinayagan na magpatuloy, ang Pasay Harbor City at ang SM Prime Reclamation na magiging extension ng Mall of Asia. Ito pala yung mga Ecom Tower buildings na ginagamit na ngayon ng mga BPO o call centers. Ang Pasay Harbor City ay magtatayo ng 265 hectares na man-made island na magiging bagong business district. Malawak na ngayon na itambak dito sa Pasay Harbor City dahil mas nauna silang nagsagawa ng dredging at reclamation na nagsimula nung nakaraang taon pa. Dito naman sa kabilang side, nagsisimula na rin ang SM Prime Reclamation. Ito naman ay 360 hectare na man-made island.
Dito muna tayo sa kabila sa Pasay Harbor City at tingnan natin yung latest na progress. Ang Pasay Harbor ay proyekto ng Pasay City Government, kapartner ng ilang mga investors na mga private companies. Nadagdagan na nga yung tambak ng lupa at buhangin dito sa dulo mula nung binigyan ng go signal na magpatuloy sila sa reclamation. Pero malawak pa yung tatambakan dito hanggang doon sa dulo na yon. Ongoing na rin sa ngayon ang SM Prime Reclamation. Mas malawak na man-made island naman ang itatayo dito. Mabilis din yung ginawang pagtatambak dito sa SM Prime Reclamation. Makikita naman natin mataas na yung itinambak na lupa at buhangin. Dalawang magkaibang reclamation project, pero iisa lang ang contractor na kinuha nila na nagsagawa ng dredging at reclamation. Ang Royal Buscalis ang nagsasagawa ng dredging dito, isang kilalang dredging company mula sa bansang Netherlands.
So ayun guys, pasensya na kayo, medyo madilim yung kuha natin kasi nga sunset na. Isa pang proyekto na ongoing pa rin na ginagawa sa ngayon, ang expansion naman ng mismong mall. Dito sa North Wing, sa may seaside, ginagawa pa rin yung bagong Sky Garden at ang football stadium dyan sa taas. Ganito palang itsura ng fountain dito sa seaside kapag walang tubig. Kasalukuyan ito na under maintenance ngayon. Isa pang bago dito sa mall, nagbukas na ang game park. Iba't ibang arcade games ang pwedeng laruin dito. So ayan guys, mula dito sa Sky Garden, kitang-kita naman natin yung lawak na naitambak dyan sa seaside. Mas malawak na pala ngayon ang Sky Garden, binuksan na kasi yung kabilang side na nakaharap sa Conrad Hotel. Naging popular na nga na bagong tambayan at pasyalan ang Mauwa Sky Garden. Iba't iba mga attractions ang makikita dito, katulad ng mga water features, mini park at garden. Kapag natapos na yung ginagawang Sky Garden dyan sa taas, magiging mas malawak pa ito.
So ayan guys, ano masasabi nyo sa ongoing na expansion at reclamation project dito sa Mall of Asia at Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!